Ayan. Kumusta na kayo? Na-miss din kayo ni Panggat. Saka, andito ako para gagawa ko ng video sa inyo na i-share ko sa inyo ang ano tawag nito, yung nakasahod na si Panggat. Agoy! Thank you, Lord! Hindi naman gaano kalaki, maliit lang, pero at least masaya, di ba? Nagsahod. At saka thankful pa rin tayo kasi yung nawala tayo ng ads, at saka kasama na dito, i-update ko na lang kayo, ang kasama na dito na hanggang ngayon wala pa, pero pag nag-check tayo sa pag nag-chat tayo sa YouTube Studio sa mga admin dyan na magtanong tayo na wala akong nakikitang ads sa ano ko sa YouTube channel ko. Ayan, ini-screenshot nila at pinapakita sa akin na nakikita daw nila na may ads. So, basta ang sabi nila na huwag daw ako mag-alala kasi yung channel ko okay, wala daw problema. So, ganun lang daw talaga na mayroon talaga mga videos na hindi siya ano yung pasok doon sa ano yung hindi ba pasado sa ano sa may ano ba tawag niyan yung community na hindi siya pwede ilagyan ng ads, so kaya walang ads yun, ganun. Marami pa tayong hindi alam kaya dapat tayong mag-aral para matuto, ganun ano. Tapos kahit pa ano, natuwa naman ako kasi kahit di gaano kalaki, kahit paano nagsahod na tayo, 'di ba, nung November 25 niyan na-receive natin yung ano natin, yung email natin kay Lolo na ayan, magsahod ka na. Pasok na sa ano, sa kumbaga natuwa ako kasi siyempre wala ka ng problema sa account mo kasi siyempre nag-submit tayo ng bank account natin, so kung hindi siya aprobado siyempre hindi papasok yung sahod natin doon kasi sa Pilipinas piso ano tayo eh, piso account tayo, so nandito tayo sa Hong Kong, hindi naman natin pwede i-address dito, gawa ng hindi naman tayo habang buhay dito, uwi din tayo sa Pilipinas, kaya ang ginawa ko doon, yung account ko sa Pilipinas na piso account, yun ang ginamit ko, sinubmit ko, at least pasalamat ako na approve, at least pasok na siya doon, at least maliit man siya, hindi man gaano kalaki, dagdag sa ipon natin, di ba? Ganun. Natuwa si Pangga, kaya ayan pakita ko sa inyo ang yung sinahod ni Pangga. Ganun lang siya, hindi naman siya ganun kalaki, pero masaya ako, di ba? Ayan, kung makita nyo, di ba makikita, ayan yun ang amount ng ano natin, ayan sinahod natin. Ayan, masaya na ako doon. At least sigurado na nadagdagan ang ipon ko. Agoy! Diba? Nakakatuwa. Kaya, sa mga kapwa ko vlogger, na mga nag-uumpisa pa, yung mga kasabayan ko, siguro hindi pa sila nakasahod. No need to worry. Agoy, darating din yan sa inyo. At saka, yung tiis-tiis lang kasi ganun talaga. O, tingnan mo ako. Kahit walang ads, nagsahod. Pero masaya ako kasi kahit paano nakita ko na yung pinaghirapan ko sa YT. Ayan. Agoy, bravo si Pangga. Diba, sabi nila ano daw, marami akong naunahan na yung iba daw dyan, ano, totoo yung iba, tao na hindi pa nagsahod. Pero syempre, hindi naman tayo pare-parehas ng ano, status. At saka yung ako kasi sobrang paghihirap ko, yung kinarir ko talaga tong pagbablog ko, at saka yung kahit magpagalitan ako minsan ni Lulu na hindi na ako nakapagsaing, hindi na ako nakapag
prepare ng lunch or dinner kasi nakakalimutan ko, nagsigi na lang ako, ilis. Ilis pa more. Ganun. So, wala tayong magawa kasi kumbaga, ini-enjoy ko ba? Minsan sinusungitan ako dito. Minsan nakaka-stress pero dito ko na lang binabawi sa pagbablog ko, sa pag-iilis ko, yung nakikita ko kayo. Masaya ako na yung patuwad-tuwad ako dyan sa inyo. Ganun na talaga ang buhay. Alam nyo ba yun? That's life. Sa alam nyo na kung gaano kahirap ang nandito tayo nagbablog sa social media. Pero very happy, di ba? Hindi ko ini-expect yung inabot ko ngayon na tingnan mo nakasahod ako, di ba? Sinong nag-expect ng ganun? Wala. O, hindi ko naisip na makapag-vlog ako, malampasan kong lahat mula sa nag-umpisa hanggang sa namuni, hanggang sa nag-iilis ako, hanggang sa nagsahod ako, hanggang ngayon, di ba? Fighting! Agoy, basta ganun lang talaga, kailangan ano ka, fighting ka talaga, huwag kang mag-give up kasi pag matyaga ka, matiis, yung kahit ganong hirap, lumalaban ka, kahit hindi mo kaya, sa isip mo, kinakaya mo, may mapapala ka talaga, tingnan nyo sa pangga. Ay, alam nyo siguro yun, yung mga application natin, yung mga kung ano-ano dyan na mga sinisin sa atin na pipilapan natin, di ba? Andito tayo sa ibang bansa, hindi natin iniisip na makakayanin natin yun, gawa ng ano tawag nito, wala tayong mapagtanungan, yung hirap, kasi mayroon din magbibigay minsan ng idea, pero hindi talaga as in na yung katulad ng ginagawa mo na as in pinag-aralan mo kung paano, ang hirap. Diyos ko, kunting pagkakamali po lang, ayan. Di ba ang dami sa atin na mga vlogger na nag-apply na tapos hindi malagpasan yung matanggalan ng ads. So, di ba, wala nang ano, yung na-disapprove, ganun, kung gaano kahirap yun, di ba, nakakadismaya. Pero huwag kayong huwag kayong sumuko, laban lang. Tingnan nyo ako, di ba, kahit na wala akong ads, nagsahod man ako, di ba, tapos may $10 naman ako, at least yung channel natin nandyan lang, babalik din yan, di ba, hintayin na lang natin kung anong problema, hindi natin alam, basta fighting lang. Kasi sila mismo sinasabi nila sa akin na hindi daw kailangan na mag-worry ako kasi okay daw yung channel ko. So, I'm very happy. Salamat sa YT at saka sa mga taohan dyan na very ano sila, yung kind talaga, mabait. And, alam mo, yung ini-entertain kanila talaga, talaga na yung gusto mong itanong andyan kahit hindi man nagbalik agad, siyempre sila nag-entertain, tinuturuan kanila, di ba? Sinisend nila yung mga link na kailangan mo mag-practice. Dami ko hindi alam pero natuto din ako. Ngayon marami ko na akong alam, di ba? At least yung mga sumusunod sa atin dyan, pwede kayo magtanong kay Abanga kung anong kaya kong ibigay sa inyo na tulong, na may advice ko sa inyo, mabigyan ko kayo ng ideas. So, gawin ko naman para at least matuwa naman ako na maabot nyo kung ano man ang narating ko, di ba? Pero andun talaga yung mga pagsubok sa pagbablog natin. Sobrang hirap mga pagsubok, pero fighting, huwag kayong susuko. Minsan nandun yung, alam nyo ba, yung nadidismaya ka na, wala na akong ads, ayoko na parang ayoko na mag-ilis, di ba? Bihira na lang din ako mag-ilis, gawa ng busy talaga ako dito sa trabaho. Pero andun din yung minsan na isip ko na paano ko mag-ilis, wala namang ads, di ba, ganyan. Pero at least nag-work naman yung channel natin kahit wala siyang ads. Mayroon naman pa mga marami tayong video, ang iba dyan mayroon, ang iba wala, ganun. Pero pag sa computer mo tingnan yun, mayroon talaga siyang ads, kaso lang dito sa cellphone di mo makita, pero pag nagtingin ka sa tablet, sa computer, mayroon siya, ibig sabihin nag-work siya, di ba? Pero kaso lang siyempre yung maganda sana kung sa cellphone, kasi yung katulad dati na normal na hindi siya nawala kasi siyempre cellphone lagi ang ginagamit natin, hindi naman tayo gumagamit ng computer, bihirang-bihira madalas cellphone, ganun. Ayan, tapos
yung ganito nga sa trabaho ko, busy kasi siyempre matanda ang alaga natin, ngayon lagi kami sa labas. So naisip ko na lang na pag hindi ako naka-ilis, gagawa na lang din ako ng videos kung ano ang ma-upload ko para updated lagi ang channel ko, kasi yun ang advice sa akin na kailangan lagi kong i-update, kaya kayo ganun din ang gagawin nyo. Upload lang ganyan para at least active yung channel nyo, kaya huwag nyong pabayaan, huwag nyong sayangin ang paghirap nyo, kasi kahit konti lang yung sinahod natin sa YT, malaking bagay yun para sa akin, napakalaking bagay kung bakit nag-iipon ako, diba, pag uwi ko next year, pag uwi ko, diba, pag ganyan-ganyan lang ipon ko, di makapag-umpisa na rin si Pangganyan, diba, puna na yan. May pag-umpisahan ka talaga asin sa totoo lang, di ba? Ngayon, at least nakikita natin ang pinaghirapan natin. Ganoon. Kaya magsubaybayan nyo lang si Pangga pag hindi nyo ako nakita sa ano, sa ILS. Ayan, suportahan nyo na lang ako dyan sa videos ko para ano, yung tuloy-tuloy ko lang yan. At nang siyempre, andito pa naman tayo sa Hong Kong, so gagawa na lang, naisip ko na lang, nagagawa na lang ako ng mga tips sa kapwa ko OFW in 25 years. Ayan, pwede kong gawin yun. Makabigay lang man ako ng advice sa inyo, sa mga mag-abroad pa lang, sa mga parating pa lang, sa mga yung mga nag-iisip dyan na mag-abroad, kung gaano kahirap, kung gaano ang mga dadanasin natin, kailangan handa kayo dyan, malakas kayo, matibay kayo, katulad kay Pangga, fighting. Palaban lagi ba, huwag kang iyak-iyak, talagang laban. Kasi ganun talaga, kasama na sa buhay natin, kailangan natin lumaban. Tingnan nyo si Pangga, 25 years old, ganito pa rin. Sa edad natin. Ganyan na, I'm very happy. Ang iba na lungkot sa pagtanda nila, ako, saya-saya ko kasi nakita ko pa rin ang ano ko, ang ano tawag nito, yung mga pinaghirapan ko, yan, as in sa personal ko, na kung sa Pilipinas, lulang-lula na to. At least dito, di ba? Hindi, kahit edad lang ang tumanda, ang mukha. See, mukhang bata, kasi bata isip. Joke. Hindi, kailangan lang talaga natin na hindi tayo ma-stress, lagi kang tatawa. Hindi pa, katulad yung pang alagaan yung mukha nyo, yung mga pampapugong sa edad dyan. Kailangan yung beauty nyo nandyan lagi, di ba? At least, ano tawag nito, linggo lang tayo makalabas, lalo na sa mga kapwa ko OFW. Paglabas nyo ng Sunday, feeling beautiful, di ba? Si Pangga, feeling beautiful. Doon lang ako makapag-ayos. So, ganito lang ang ayos natin dito, kasi lagi lang tayo ano eh, buntot-buntot kay Lula, isang tawag doon na, o may katabi kang mas dyan. Ayan, salamat sa inyong lahat, at na ay mag-isip ako kung ano na naman sunod na i-upload ko para sa inyo. Basta magagawa ako ng story para sa mga kapwa ko OFW, na makapagbigay lang man ako ng tip at advice sa inyo. Maniwala kayo kay Pangga, kasi ang sasabihin ko sa inyo, true to life story yan, buhay ko yan. Share ko lang sa inyo ba. Mayroon na noon, pero as in, bago lang ako nang umpisa noon, mayroon ako dyan 1 to 7, part 1 to part 7 na buhay OFW in 25 years. Pero magbigay pa rin ako ng advice sa inyo. At least, makatulong ako sa inyo. Di ba? Para lakas ng loob, fighting. Ganun. O paano, salamat sa panonood nyo. Thank you Lord na nagsahod Ms. Pangga. Ayan. Masaya ako. Super. At idadasal ko na lang kayo lagi, mag-ingat kayo, at higit sa lahat, sasabihin ko sa inyo, sa mga kapwa ko vlogger, na sa mga kasabayan ko, sa mga sumusunod sa akin, ingatan nyo yung channel nyo, kasi iba na talaga ngayon. Marami ng bawal, at saka marami tayong hindi alam. Kailangan natin mag-aral na matuto tayo, para mag-practice, para lumago ang channel natin, hindi masisira katulad ng mga nangyayari sa mga kapwa natin vlogger, hindi natin danasin yun, okay? Salamat sa inyong lahat, salamat sa support nyo, thank you so much, I love you all, God bless, babu.
Ayan.